Madam Chair. Yes, marami akong katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Teresita ang si. Oh, ano nangyari kay ano? No, oh, sabi pa niya. Bata pa lang ako, alam mo, nabibigyan ko yung pangalan. Hanggang ngayon, no. Civic leader kasi to eh. Kaya, especially pag may mga Chinese na partner. Involved. Diba? Involved, diba? Dati, mga kidnapping, diba? Oo. Panahon pala siya, oh. Panahon ni ano. PNP chief pa ba siya noon? Paok TF yun eh. Oo, si Lacson. Lacson, senator. Oh, maingay na to si... Ano yun? Paok TF. Paok TF, oo. Yeah. So, eto nga, sa ipa niya, ang daming mga po pwedeng pag-usapan sa Senado. Ah! No. Hindi, sa'yo mo kanina, di ba? Buti na huli. Kung hindi, sigurado. Magre-reklamo si ano niyan. Si Presita ang si pati ito, mapapansin niya to. Pati yan. Hindi nyo na pinano yan. Pinaligtas. Warning against an emerging anti-China narrative, civil leader. Teresita ang si yesterday expressed concern. That the ongoing Senate investigation on the Philippine offshore gaming operators, or POGO, is turning into zarzuela, centering on the lifestyle of Tarlac mayor suspected of hiding her real identity as Chinese. Many of my comments are echoed by many of my friends. Why was the investigation at the Senate sidetracked? Ang si Seth in an interview. It started with an investigation on POGO, which we really, really welcome. But now, it has become a zarzuela. It's very irritating to see our senators with so many national problems going below decency and digging our dirt, digging out about boyfriends, kasambahay and all these things. Sabi ni Mama Teresita. Angsi was referring to the Senate hearing on the POGO operations in Bamban, Tarlac, which currently centers now on the identity of the town's mayor, Alice Go. Go, who is being accused of having ties with POGO operations, has drawn criticism for vague and evasive answers during the hearing. So yun, partner. Yeah. So, partner. Yeah. Too far. The Senate investigation is going a bit too far. Yeah. I don't think you can. You should say that I'm giving a different voice. I think many of my comments are echoed among many of my friends. No, na bakit lumihis nang lumihis yung investigasyon sa Senado? I mean, it started with an investigation with POGO, which we really, really welcome. I was a resource person in many hearings in the Senate where I asked that we should really totally ban POGO. But now, naging sarsuela. I mean, it's very irritating to see our senator with so many national problems going below decency and digging out dirt, digging out about boyfriend, mga kasambahay, and all these things. Sabi niya, parang una, siyempre siya, isa, ayaw niya yata din ng POGO, di ba? Kaya parang ganitong klaseng mga... sabi niya, klaseng, oh. Welcome daw, di ba? Sabi niya, yung una, welcome. Oo. Oh. Hindi niya na ito kine-question yung investigation sa POGO. Ito yan, partner, kaya ako natawa. Sinabi niya lang na sarsuela ito kasi binanggit niya to mga ka-UB na sa story konto ng Channel 5. Binanggit niya kasi na bakit pati love life, boyfriend nitong si Mayor Alice Go ay pinapakialam na. Yun na nga, di ba? Ito ha, meron ako na dinig na comment eh. Sabi nila, pinag-uusapan daw natin Alice Go, pero bakit nasasama daw si Senator Raffy Tulfo? Ito, isasama natin siya talaga dito, partner. Bakit, partner? Bakit, mga ka-UB? Kasi, ako kasi,
nung sinimulan ni Senator Jinggoy Estrada, mm-hmm. partner. Yung investigation. Siya nag-start eh. No. Si Senator Jinggoy. Siya nag-start. Diba? Siya nag-start. Tapos, pinapatanong niya. Mga kaibigan, pinatanong niya kung may boyfriend. Sabi niya, wala okay. po. Si Senator Jinggoy ang nag-umpisa sa mga tanong. Pa-boyfriend. Personal. Yes. Oo. Okay. Personal question kay Mayor Go. Maski na ako, talagang sabi ko, bakit pati yun? Unless partner, kasi sabi niya may pogo, mukhang pogo relay, okay, operator daw yung boyfriend. Oh. Even if, kung yung pogo naman is legal, partner, hindi naman lahat pa ng pogo as of now ay illegal. Mm-hmm. Madam Chair, siya lang. San Jinggoy. Thank you, Madam Chair. Mayor, nung ni-raid yung negosyo mong pogo doon sa lugar mo, sino yung local official na nagsalba sa'yo, na tumulong sa'yo? Your Honor, hindi ko po siya negosyo. Wala pa akong negosyo po na pogo. Nung ni-raid, sino yung tumulong sa'yo ron? Yung na-raid po, yung local official. So, nakaraan po na March po? Yeah. Dalawang raid. Wala naman. Parang sumaklolo. Wala naman po. Wala local official, yung mayor ng Pangasinan? Wala po. Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Pero meron ko naging boyfriend sa na mayor before? Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil meron akong testigo na makakapagpatunay na yung karelasyon ay nagmamanage at nagmamanage ng negosyo ng pogo rin sa lugar mo. Opo. Sige po. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner. Wala paano, pong... paano nililink sa'yo? Romantically or what man? Yes po, Your Honor. Sino? Huwag na po nakipag-usap. No, because I have... No, this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a living partner that manages the pogo operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po, ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yun totoo. Mayor din. Kapwa mo, Mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag idadevolge ko, syempre, didinay mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. Mayor sa isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung dinilink yung po sa akin. Hindi ako nililink sa'yo. Pero wala pong katotohanan. Sino ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman ikaw, po ako. Ikaw nagsasabi, kilala mo na kung sino yung nililink ko sa'yo. Sino? Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. Madam Chair, pinapahiwatig mo na, sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakalink, siya po yung nalilink po sa akin ng mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na tinisip ko po. Mayor nga na pagkasi na. At pogi po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko makilala eh. Diba? Kung pogo to na legal, ito, ano ko na to, kinontent na natin to partner, kung yung pogo operation ay legal, oo. Huwag mo nang idamay sa issue. Kasi nang iintriga ka lang tungkol sa love affair. Porkit dalagat maganda, si Mayor Go. Okay. Diba? So, nangyari, parang nakiliti yung tao kasi silabahan niya ang ano, intriga eh. Oo. Sa love affair. So, nakaroon na ngayon ng ano partner. Naging curious na ngayon pati yung
tao ngayon rito sa personal na buhay ni... Oo, pinagpiestahan tuloy. No, diba? Ito na nyo to ha, mga kayubi. Tatanong ni Senator Jinggoy. Oh, sinong boyfriend mo? Wala po. Wala ka asawa, wala po. Ka-live-in. My gosh, ba't mo kailangan tanong yan? Mm-hmm. Sa akin lang ha, it's too personal. Mm-hmm. Nasa ano kayo eh? Nasa, kumbaga, in public? Hearing, nasa publiko, nandidinig. Sa patatanong mo kung may ka-live-in? Eh, babae ang kausap mo eh. Mm-hmm. Kahit sabihin mo pa, kung man, may ginawa silang mali sa birth certificate nila, mm-hmm, hindi kayo allowed na bastusin. Mm-hmm. Yung resource person nyo, lalo pat babae, napaka-sensitive na issue yan. Diba? Kaya tinutulan ko yan. Sabi ko, dapat hindi yan na bring up. Hindi na siya makakatulong sa investigasyon nyo in aid of legislation. Pero di ba, partner, ang, okay, sabi nga ni Teresita, ni Ma'am Teresita, ang issue lang naman rito ay tungkol sa operasyon ng, yes, Pogo, ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Diyan nag-umpisa lahat. Uh-oh. Hanggang umabot na sa kanyang love life, identity, partner. Okay. Di ba? Okay. Yung kanyang identity. Okay. Uh-oh. Uh-oh. Lalo tigit, nandyan siya nakaupo ngayon, pero questionable. Di ba? Yes. Uh-oh. Okay. Na hindi mahirap, di ba, para sa medyo questionable yung kanyang identity, na para umupo bilang isang local leader, bilang executive partner sa Bamban. So, para sa akin naman siguro kung bakit umaabot na hanggang dyan. Because mayroon silang gustong i-connect siguro, partner, para, okay, ma-extract sila at makuha yung tamang impormasyon. Partner, kaya sinasabi ngayon ni Ma'am Teresita Angsi, na witch hunt. Okay. Ako ha, more on doon sa boyfriend. Okay. Witch hunt talaga yon. Uh-huh. Okay? Tapos sinabi niya, marami po nalilink sa akin, senda lagi. Okay. Maganda. Oo, maganda. Hindi ko lang po alam, sabihin mo. Oo. For me, sa akin, kung senador ka, dapat meron ka ng dokumento. Mm-mm. Kasi pag naglabas si Senator Risa, mga kayubi, tandaan mo, puro dokumento yan. Mm-hmm. Hindi yan bintang. Mm-hmm. Kompleto ng dokumento, pati si Senator Sherwin. Okay. Pero itong si Senator Jinggoy, gumawa ng intriga kung meron mas reliable source daw eh. Mm-hmm. O di sana yung reliable source mo, pinaupo mo. Mm-hmm. Eh wala kang ebidensya. Tapos sabi niya, sino po ba? Kasi meron po akong alam na nanliling sa akin. Sabi niya, pero hindi ko po masasabi kasi baka mali, baka iba yung iniisip niyo sa iniisip ko. Mm-hmm. Tama naman doon si Mayor Alice Gu. Ikaw magsabi kung sino nililink sa akin para alam ko kung tama yung isasagot ko sa'yo. Okay. Eh wala namang pinakita si Senator Jinggoy. Mm-hmm. So kahit inintriga niyo siya sa love affair niya, wala namang kayo nakuha. Mm-hmm. Kasi sinabi niya naman, parang may bumulong lang sa kanya. Oo, reliable. Oo. Pero hindi naman niya pinaupuan sa akin. Oo. Give the evidence. At kung illegal yan, Pogo na yan, ibang usapan yun. Kasi major ka, tapos meron kang ka-affair na may operation ng Pogo na illegal. Oo. Ibang usapan yun. Issue yun. Oo. After. Ito, after. Kaya natin nasisingit si si Senator Rafi. In between, partner. Hindi pa tapos si Senator Jinggoy, partner. Oo. Sumingit. Okay. Singit. Sumingit. Kaya hindi pa ang makasingit. Mm-hmm. Meron din siyang pinasok. Tanong. Tungkol din sa love affair. Yung po nagkwento po siya. Sen Jinggoy said hindi po laughing matter. Sorry po. And Sen Jinggoy, I think Sen Rafi would like to interject. Sen Rafi would allow. Sen Rafi. Sen Jinggoy. Kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor, kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter really. Because ang ginagawa lang ni Sen Jinggoy is establishing a connection. Lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na official. Did you know that? Pero alam mo yun, na isang mataas na official sa executive, nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko pa lang po siya narinig. You sure? Apo, sure po. Parang nasa executive. O siguro, baka may nagbigay sa kanya ng papel. Tanong nyo to. Pero walang ebidensya. Yun lang yung sa akin, partner. You're there to investigate. Huwag kayong mag-fishing expedition. Katulad sa sabi ni Teresita Angsina, witch hunt.
Kasi wala kayong ebidensya, may bumulong sa inyo, tapos itatanong nyo na. And that question is too personal. Kung wala kinalaman at hindi nyo magagamit in aid of legislation, huwag kayo magsalita tungkol doon. It's too personal eh. Kasi babae, lalo na babae yan, partner. Sabi nga ni Sweet Day, yung tanong daw ni Senator Jinggoy reminds me kay Delima na punta sa personal at love life. Diba? Yun yun. So kaya hindi pwedeng sabihin hindi natin masisingit yung mga ibang senador na gumagawa ng ganito. Kasi nandidinig natin. Kaya huwag sabihin na, eto naman si Atty. Claire Castro, ang usapan, alis go. Tapos isisingit si ganyan. Eh sila yung nagtanong nung love affair eh. Eh dapat ba? May nakuha ba? May napala ba? Di ba wala? Kasi very specific naman sinabi niya tungkol doon sa love affair, tungkol sa mga buhay, yung luxurious life ni Mayor. Di ba? Well, kasi ito naman, hindi talaga maiiwasan alamin partner. This is very important. Eh, sabi ko naman kay Ma'am Teresita Angsi, kailangan talaga mapag-usapan yung tungkol sa pagiging Chinese ba niya o Filipino yan. Ang nangyari kasi partner, ang issue talaga is Pogo. Exactly. Ba't kakabungkal nila, nakita nila yung mas malaki pang problema. Na dapat talagang pag-usapan. Oo. Diba? So tingin ko, hindi naman yung issue ni Senator Riza. Kasi si Senator Riza is about Pogo and also at si Senator Sherwin. Pogo and citizenship. And pagiging leader niya, partner. Yung dalawa lang naman kasi nag-issue ng love affair, kaya siguro gumulo, nagkaroon tuloy na sarsuela. Nilagyan na kasi ng love affair eh. Diba? So, may nakuha ba sila dun sa love affair? Wala. No. Napag-chismisan lang si Mayor Alice Wok na sa akin, on that part, medyo foul. Diba? Saka kung hindi nga makakatulong, huwag kayong sabat ng sabat o tanong ng tanong. Walang sense, walang makukuha, hindi importante in aid of legislation. Ang gusto nyo lang is makakuha ng soundbites para manyos, which is pangit. Huwag naman nyo. Maging considerate kayo sa mga taong tinatanong nyo dyan sa Senado. Kasi hindi naman kayo dyan Diyos. Hindi kayo lahat na senador dyan Diyos. Nandiyan kayo kasi public servant kayo. Diba? Sabi nga ni, I'm concerned, sabi ni Ma'am Teresita. I'm concerned suddenly the Pogo disappeared from the investigation. Suddenly, it went into talking about her lifestyle. Doon na sa lifestyle, tungkol na doon sa chopper. Hindi mo maiwasan. Ito naman sabi ko kay Ma'am Teresita. Hindi nyo po maiwasan hindi mapag-usapan ang lifestyle. Because she's a mayor. Public servant siya. Diba? Siyempre, i-coconnect yan. Saan mo nakuha? Paano mo nakuha? Connected pa ka pa sa Pogo? Considering the fact, partner, na napatunayan pa rito, na dalawa yata sa partners niya sa Baofu Land Development, e fugitive. Hindi pa din hindi maiwasan yan. Ang masasabi ko lang kay Ma'am Teresita, we respect you, Ma'am Teresita, no? But I know, hindi mo nasubaybayan yung lahat ng kwento. Kasi tinanong siya, ni sino ba nagtanong? Basta doon sa si Sergio Ronald Llama siya talaga tanong, anong parte naging sarsuela? So sabi niya, hindi naman niya nasubaybayan yung kwento. Tingin mo, saan, kailan nangyari yung ganong klaseng paglihis? At sino yung concern doon sa ganong klaseng paglihis? When was that moment? Sorry Ronald, hindi kasi ako nag-follow talaga. Na huli na nung nag-follow ako, it was already towards the end when they were talking about the citizenship, about kasambahay, news about her lifestyle, and all this tearjerker mga drama and sarsuela, ang tawag ko dyan, ano? Senator Win Gatchalian, I've seen the transcript of the previous hearing in this committee pertaining to the investigation being conducted, and I saw also the videos wherein lumilitaw para bang teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Blockbuster to kapag ito ay ginawa nating teleserye kasi fairy tale eh. Siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm. Tapos nag-aral sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then
isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. So most probably, nagbasa lang siya ng mga ng news o meron siyang may nagsabi sa kanya. Pero yung mga hearing, hindi niya nasusubaybayan. Kaya hindi niya nakikita ano yung importance ng ibang mga tanong. Mm-hmm. Pero I agree with her regarding dun sa love affair. That's really Zarzuela and Manhunt. Witch hunt. That's wrong. Diba? Oo. Dapat hindi na yung tinake up. Okay. Okay? Sige na. Bueno. So, paano partner? Paano partner? Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Tony Clay Castro, nagpapalalang, huwag tulugan, inyong karapatan. At ako naman po ang inyong lingkod, mga kasama, Radyo Man Rod Marcelino.